Based sa kwan, based dun sa mga reflections ko, based dun sa aming monitoring since 2005, hindi man talaga nag-reflect yung ano yung kagustuhan ng mga tao doon sa ano yung vote na lumalabas. Maliban lang doon sa may mga instances kasi na overwhelming yung kagustuhan ng mga tao na hindi pwedeng dayain. Yun yung lumalabas na totoo yung lumabas talaga. Totoo talaga yung result ng they tried to cheat but hindi talaga kinaya na dayain. Para sa amin kasi ito siya based dun sa kwan mga results since sa mga kwan actually nagadevelop yung sa based sa aming monitoring nagadevelop yung paano magboto ang mga Bangsamoro pero nagadevelop din yung way of cheating. Para sa amin kasi ang yung boto na lumalabas or yung conduct during the election hindi siya kwansa based siya doon sa behavior ng mga election actors based doon sa sino yung lumalabas ng pera, sino yung anong klaseng tao yung lumalabas ng pera. Halimbawa may pera siya at saka malaki talaga yung may armado siya, ganun. Malaki talaga yung influence niya doon sa election actors. Hindi lang doon sa teachers, hindi lang doon sa mga military, hindi lang doon sa mga COMELEC, kundi kahit na doon sa mga barangay mismo. Kasi yung barangay dapat hindi siya non-partisan dapat. Di ba? Tama ba ako? Non-partisan dapat yung mga itong ating mga barangay chair. Pero sila, yung mga barangay chair natin, sila yung may control doon sa mga voters. During sa election ng ating barangay election, mga election ng barangay, yung ito kasi mga barangay chair, meron silang tinatago ng mga voters. Sila yung tumatago ng mga voters. Paminsan, para hindi makita ng kalaban yung kanilang reserve votes, kumukuha sila from outside yung mga kung sa Maranao pa yung mga pianabalaan, yung mga kamag-anak niya doon sa ibang barangay or sa ibang munisipyo or sa ibang lugar. Yun yung ini-import niya para hindi makita na sila yung mga tao na nilagay nila doon sa voters list. Kaya ang nangyayari, nire-register nila, in-schedule nila yan pa kailan i-register. Sila kasi yung may alam kung kailan yung registration with the COMELEC. Tapos siyempre, may blessing yan with the mayor. Pero yung dati, hindi ganun na dapat may blessing yung mayor. Yung sa earlier stage, yung 2005, yung barangay chair lang yung naghanap ng mga voters niya. Merong hindi naman lahat siguro during that time nag-i-import. Merong, kasi kamag-anak niya lahat, pinapa-register niya lahat. Hindi siya, yung iba, hindi kumukuha ng from outside. Pero nung may intense na mga butuhan sa barangay level, yun yung time na nag-import siya. Tapos, paminsan, si mayor, siya yung nag-support para makaproduce ng mga voters na nakatago hindi mahanap during the campaign period or yung bilihan na ng boto, hindi mahanap kung sino tong mga taong to, yung mga ganun na pan. Bakit ito nagkaganito para sa amin? Ang ito kasing kwan, election at saka itong demokrasya, in-import, hindi yan sa atin, hindi yan sa Bangsamoro. Hindi yan sa among sa processes ng Bangsamoro. Galing yan sa labas. Kaya kung i-implement anything na implement natin dito sa kwan na dominant masyado yung kultura natin, itong mga inintroduce talaga sa atin is kwan siya. Magiging hybrid. Nahaloan siya nung kwan, nung local na kultura.
halimbawa yung itong sa Pilipinas talaga, clanist talaga yung clan, may mga clan yan. Kaya during election, hindi lang organization, hindi lang party yung minumobilize, kung hindi kasali yung mga clan, number one supporter mo, yung mga ka-clan mo talaga. Kaya yung clanist na culture ng clan, pumasok doon sa bagong sistema na inintroduce sa atin. Lalo-lalo na dito sa Bangsamoro, iba talaga yung pagka-introduce ng election dito sa atin. Kung dati, yung mga 1950s, 1960s, kung may mga kulang sa mga boto doon sa Manila or sa national, kailangan i-produce yan ng mga locals or yung mga far-flung areas, sila yung mag-produce kasi sila yung nalilate mag-submit ng mga parapernalias at saka mga yung election returns, late sila mag-submit kaya may justification na late ito siya dahil malayo yung mga ganun. Yung dati nasabi ko na yung 12-0 na nangyari, hindi yun unang beses na nangyari. Noong time na 1965 election, merong nangyari na yung mga precincts na mga precincts, mga results na 12-0 na zero talaga, as in zero talaga yung yung kalaban, tapos 100% bumuto doon sa isang party, tapos kibali yun yung siguro tumatandaan natin yun yung Lagumbay case. Sino ba yun? Si Wenceslao Lagumbay? Yung versus Comelec. May mga precincts, may mga kwansya na ang isa doon, galing talaga ng Lanao Sur, na nag-produce ng boto na 100% doon sa isang partido na nagdagdag doon sa kakulangan doon sa national. Kaya hindi tayo magkuan na kung hanggang ngayon pinoproduce yan dito sa Lanao Sur or sa BARM, sa ARMM pala kasi wala pang BARM na election. Wala pa, hindi pa nagka-election na ganito sa BARM kasi bago na yung BARM. Yung sa experience namin sa Citizens Care, nag-produce talaga ng meron, lalong-lalo na sa Lanao Sur, meron talagang municipalities na i-declare na i-postpone yung election. Number of municipalities yan, identified kagad yan, ano yung mga municipalities. Dahil unang-una, alam nila na yung mga ang isa dyan is yung botante ng isang kwan, munisipyo, bumuboto rin doon sa kabila. Yung mga ganun na kwan, na experience. Pag nakaboto na doon sa kabila, okay. Dahil postpone yung election nyo dyan, pag conduct natin ang election dyan, buboto na naman yung mga taohan dito. Bale, yung mga registered voters na hindi na registered voters na walang tao, yung ghost voters or yung mga fake fictitious na mga pangalan, merong buboto diyan dahil marami yung nakaboto na or maraming munisipyo na hindi nakaboto, kaya doon muna magboto. Parang ganoon lang yun. At saka pangalawa, siyempre, at the national level, basta yung in question ka agad yung walang result. Kung merong number of municipalities dito sa BARM na hindi nakapag-election, ang contested ka agad yan is yung number 10, 11, 12, 13, 14, mga ganun na position doon sa senatorial slots. Kaya lahat ng senatorial kwan na nandiyan sa yung kwan na yan, sa bottom, yung mga in question pa, darating yan dito sa kwan. Lahat dito sa BARM. At saka mga kampanya yan. At saka mas mahal ang boto during that time dahil siyempre bubuhos sila ng pera para makakuha ng mas maraming boto.
Bali, para sa amin, ang itong behavior ng or itong mga kwa ng itong na-produce na boto, hindi siya natural sa mga tao. Ma-create siya dahil doon sa kwan election actors. Tama yung kanina na kung merong mga contested na mga kwan, mga municipalities, lalong-lalo na yung sa mayors, ganun. Depende yan doon sa interest ng tao na magkaroon ng kandidato. Kung gusto niya talaga manalo, gawin niya talaga lahat ng paraan para manalo. Unang-una diyan from Kwan, mag-start yan siya from yung kagaya nung nangyari kay Kwan, kay ano pa lang to, si Dato Andal or si yung mga Ampatuan. From start ng registration, pantay sarado agad yung Kwan. Sabi nila, ito yung mga violations siya, ito yung mga ganito. Or yung ganun, inambos siya during sa Kwan. Before the registration or during the campaign period, parang ganun. Wala ka ng kalaban kung ganun, patay na yung kalaban mo. Ang binabantayan din is kung mali yung kwan, pag-transfer niya ng kwan, hinahayaan nila yan. Uy, hindi pa kwan, sobra 6 months na sa kasi nag-transfer. I-question natin yan after na sa kwan. Parang ganun. Yun yung binabantayan. Bali yung election, yung dayaan, mag-start doon sa kwan pa, yung filing pa ng candidacy. Hanggang pagdating ng election day, halimbawa yung before i-release yung mga kwan, mga parapernalias, paminsan yung kwan, yung ang ginagawa ng COMELEC, kasi nabayaran siya or whatever, kasama niya yung kwan, mga lawyers ng yung kabilang kwan or yung incumbent, sabi niya kwan, oh, wag muna kayong papasok. Ito muna ang kwan, iisa-isahin nila yan. I-release yung mga parapernalia, isa-isahing i-release yung mga parapernalia, paminsan kulangan nila ng kwan, ng mga parapernalia para pagdating doon, oh, hindi ka agad makapag-start. Pero yun, yung kwan na yun, is, yun yung kalaban nila. Yun yung presento na alam nila na bailiwick ng kalaban nila. Yun yung mga ways nila. Paminsan, 10 o'clock, hindi pa nailabas yung kwan dahil alam nila na yun yung kalaban. Parang ganun. Maraming ways na pwede mandaya. Pagdating doon sa election, supposedly, pagdating doon sa precinct, supposedly ang kwan, ang conduct doon is first come, first serve. Pero para magkagulo lang talaga, para lang talaga hindi maayos yung conduct ng election, tatawagin mo alphabetical. Maraming instances na ganun, result ng aming monitoring na sinasabi namin first come first serve. Sabi na hindi, alphabetical natin kasi nandiyan na sila lahat. Kaya i-alphabetic nila. Okay. Basahin yung pangalan. Okay, letter A, ganito, ganito. Siya. Kaya mayroong time sa kwan. Mayroong time na kwan. Hanggang kailan ba yun? Hanggang 2008 ata or 2010. Yung halos lahat ng registered voters, letter A ang start ng name nila. May time na ganun. Kasi gusto nilang mauna para makapunta pa sila doon sa kabilang bubutuhan nila. Yun yung mga estratehiya ng mga kwan, mga election actors. Bali, ang nagakuan talaga is yung election actors. Pwedeng kwan siya. Planado siya nung isang kandidato sa mayor, ganun, para manalo siya. Yun yung mga pamaraan nila. Bali, after na doon, yung time na hindi pa automated ang counting, nasa, ano pala yun, napakatagal yung canvassing. Dahil everyday, nag-entertain yung
nag-entertain yung COMELEC ng sino yung lalapit sa kanya. Halimbawa, yung mga lalapit, naka-fix na sa kanya kung sinong mayor niya, pero nag-aantay pa kung sinong bibili ng boto for party list, for senatorial, for other na mga, yung mga board members, yung mga councilors, yun yung inaantay niya na mabili sa kanya. May one time na nagakuan kami sa during our monitoring sa early stage yan, mga 2007 siguro yun. May isang election result na akala niya hindi masyado familiar pa yung kuan yung party list. Akala niya yung party list pwede parang sa senator na kung may boto na 200 or may boto na 1,000, ganun, pwede bawat party list mayroong 1,000 na boto. Kaya yung lumabas doon sa kuan, na-question siya. Yung ganun na mga instances. Kaya yung totoo talaga na boto na nanggaling sa mga tao, pwedeng mapalitan during that time, yung earlier days. Pero yung paglipat natin doon sa automated counting machine, nagbago na rin yung mga dayaan. Kung dati meron tayong mga ballot box snatching, hindi na pwede during that time. Iba na naman ang kwan. Kaya during that time, ang mga monitoring namin, merong kwan, merong yung ipapasok doon sa kwan, yung mga voting, yung sheets, yung mga ganun, may photocopy, may isang municipality na gumawa ng photocopy, yun yung dinistribute nila sa mga botante. Ito yung kwan, ganun-ganun. Pero pagdating doon sa counting, iba yung sila nag-fill up ng mga kwan, ng mga yung tunay na voting para paraphernalia, yung mga voting na kwan na anong pala, nakalimutan. Sila na yung nagkuan noon, sila nag-fill up, original yung lumabas. Kaya iba yung boto doon, iba yung boto ng mga tao. Iba yung lumabas. May instance din na kwan during that time na dahil nag may amicable settlement doon sa dalawang contending mayors. Hindi na wala na talagang contest. Hindi na namigay ng pera yung mga fan, yung ibang mga yung kandidato. Dahil hindi na siya namigay, yung mga tao sabi nila, saan na yung sa amin? Saan na yung saan yung pera namin? Dahil alam namin na nakuha ni kwan ni barangay chair yung kwan, hindi namin i-submit itong aming papel. Para i-count doon. Pero hindi nila alam, ganun din pala. Yung mga papel na yon is fake. Tiningnan kasi namin, bakit nyo nilabas yan? Hindi yan pwede ilabas sa kan. Sabi niya, hindi kami nakakuha ng pera. Yun. Dahil inintroduce sa atin yung buto, may corresponding na pera. Yung mga ganun na pan. At saka hindi siya na-check. Bale, yung attitude talaga ng mga tao, nag-depende doon sa kan. Sa yung relationship ng mga election actors. Kasi iba-iba yung kuan eh. Ang halimbawa dito sa Lanao del Sur, kung kuan ka talaga, interested ka talaga at saka gagastos ka, dapat magbigay ka ng pera doon sa mga military, sa PNP, sa COMELEC, sa mga teachers, yung mga ganun, sa mga election actors. Tapos iba pa yung ibibigay mo na boto sa mga barangay chair para sila, para doon sa mga kwan. Iba pa yung ibibigay doon sa mga clans, ganun. Kaya masyadong mahal yung election. Ngayon kung mahal masyado yung election dahil yung pera mo nakataya diyan, willing ka talaga start ng gulo. Guguluhin mo talaga, magkuan ka talaga, manggulo ka talaga kung matalo ka. Kaya may habulan after the election. Yung later part,
na yung later part naman itong mga meron ng counting ng kon yung mga yung later part ng ano pa lang to. Meron na naman silang ibang pamaraan para mandaya, hindi lang yung hindi naman yung dati. Kasi from time to time, every time na mag-change ka, meron ding change doon sa the way na mandaya ka. Ganun lang yung kwan. Kaya ngayon, yung mga bagong monitoring, dapat tinitingnan yung source code, tinitingnan yung mga ganito, hindi na yung kwan, hindi na yung present level na pag-monitor. Kasi yung pandaraya, hindi na doon sa, pwedeng hindi na doon sa present level talaga. Yung pagbili ng buto, kailangan mo pa rin magbili ng buto dahil yun yung mag-produce ng yung credible reality ng buto mo. Kasi kung pagdating sa kwan, protest, yun din yung dapat may makita doon sa kwan, doon sa ground level, doon sa mga precincts, meron talaga dapat makita doon ng mga buto. Hindi lang yun doon kang mag-asa sa kwan. Kasi kung mag-protest, wala rin buto doon. Kwan talaga, matatalo ka rin. Yun yung kaya namin masabi na ang kwan talaga dyan is yung willingness ng isang tao na magkwan, yung mga candidates na manalo, yun yung mag-create ng all the strategies na pwedeng mandaya or all the strategies na kaya nga sinasabi nila, dalawa lang yung magiging resulta ng kwan, ng election, yung nanalo ako or yung dinaya ako. Parang ganun. Siguro familiar lahat yan. At saka siguro yung itong sa Bangsamoro na kwan, sa tingin ko hindi naman dito lang yan sa Bangsamoro. Ganun din yung nangyari doon sa kung mainit na election. Meron din doon sa Masbate at saka yung sa Luzon, yung mga Krisologo, yung mga kwan. Ganun din yung sa kanila, may mga rido din sila, may mga kwan. Kagaya din dito sa atin, ang sinasabi nga nila, blood is thicker than water, pero paminsan merong mga magkakapatid na mag-contest sa isang posisyon o sa pagka-mayor, lalong-lalo na sa pagka-mayor. Yung magkapatid na yan, dahil familiar sila sa isa't isa, nagkaroon na ng dating mga muscle flexing, ganun. Tansyado na yung isang yung kapatid niya, mas magulo yung election sa isang munisipyo. Hindi siya walang yung sa tingin ko ang nangibabaw doon as is yung kwan maratabat, more on maratabat kaysa doon sa blood, pagka blood nila, blood related, kibali magkapatid sila eh. Yung maratabat talaga ang umiral. Actually dahil din sa maratabat, meron din yung iba, may ilan na positively nagagamit nila sa election yung maratabat. Paminsan sinasabi nila sa mga elector is ganito, ang sabi ni mayor ganito daw, kaya dapat magmaratabat tayo, huwag nyo yan ibuto, kaya hindi siya binuto. May mga instances kasi na halimbawa sa Lanao, may isang mayor na sinabi na ay binayaran ko na kayo, pinakain ko kayo ng tilapia, pinakain ko kayo, oh, pinadamit ko kayo or pinamalong ko kayo ng kwan, ganito, ganito. Tapos, narinig ng mga tao, hindi siya binoto. Nagalit yung mga tao sa kanya. Kaya, naging successful yung kabila. Natalo niya yung incumbent na mayor. Yung paggamit ng kibali, pinag-aralan talaga yung kultura o pinag-aralan yung the way na mag-behave or mag-decide yung mga tao sa ground. Yun yung ginamit nila para lang manalo sa eleksyon. Siguro, hindi lang yan sa Lanao. Kahit na sa ibang area, nandiyan pa rin yung maratabat. Kahit na
pwedeng tawagin nila ng ibang way, hindi maratabat, pero paminsan yun talaga yung pride ng mga ng tao. Paminsan yun yung nagaka-cause ng yung kaguluhan sa election. Okay. Yes po.